Hi everyone! Ngayong araw ay ikukwento ko sa inyo ang isang 2021 American fantasy adventure film na pinamagatang Jungle Cruise. Ito ay pinagbibidahan ni Dwayne Johnson at Emily Blunt. Babala! Spoilers ahead! Tara at samahan niyo kong tunghayan kung ano ang palabas na ito. Nagsimula ang palabas sa pagkukwento sa isang legend tungkol sa Tears of the Moon, na kung saan ang magic petals na nagmumula sa isang mahiwagang puno ay may kakayahang pagalingin ang kahit anong karamdaman. Noong unang panahon, isang Spanish conquistadors na pinamumunuan ni Don Lope de Aguirre ay naglayag patungo sa Amazon upang hanapin ang mahiwagang puno. Ngunit sa paghahanap nito ay naubos ang halos lahat ng kanyang tauhan at siya na lamang ang natira. At ayon sa sabi-sabi, na siya ay natagpuan ng mga local villagers at kalaunan ay naging bilanggo sa may kagubatan. Matapos ang maraming taon sa London, si Mac Gregor Hotton ay kinumbinsi ang Royal Society na magbigay ng funds sa expedition para muling hanapin ang Tears of the Moon for research and medicinal purposes. Ngunit ang grupo ay nakikita lamang ito bilang aksaya ng panahon sapagkat ito ay batay lamang sa isang alamat. Ang kapatid ni Mac Gregor na nagngangalang Lily ay pumasok sa loob ng archives ng grupo na tila ba'y may hinahanap, na kung saan natagpuan niya ang isang crate na naglalaman ng isang special arrowhead na magiging susi para mahanap ang Tears of the Moon. Nang biglang dumating ang isang German aristocrat na nagngangalang Prince Joachim, na kung saan siya rin ay naghahanap sa arrowhead. Halos makakatakas na si Lily, ngunit napansin ito ni Joachim. Sinubukan itong makatakas gamit ang ladder, ngunit dahil kay Joachim ay muntikan na siyang mahulog. Buti na lamang ay nandoon si Mac Gregor para pigilan ng isang bus para saluhin si Lily sa kanyang pagkakahulog at gamitin ito para makatakas sila ni Lily. Nang makatakas ang magkapatid, pinatay ni Joachim ang mga tauhan sa loob ng kwarto nang malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi ng curator ng archives kung sino ang babaeng nagnakaw ng arrowhead para ito ay hanapin. Habang si Lily at Mac Gregor ay gumagawa na ng plano para mahanap ang Tears of the Moon nang sila-sila lang. Sa South America, isang tour guide na nagngangalang Frank Wolf ay kumukuha ng mga customer para itawid sa ilog, gamit ang kanyang bangkang pinangalan ng Laquila. Sa kanyang pagtutur, si Frank ay puno ng panloloko sa mga customer para kumita ito. At tuluyan na nga ang itinawid ni Frank ang grupo mula sa malakas na agos ng tubig. Si Lily at Mac Gregor nang makarating ay hinanap si Nilo Nemolato na siyang magbibigay ng bangka para sa kanilang paglalayag para hanapin ang Tears of the Moon. Habang si Nilo ay hinahanap si Frank para siya ay singilin sa kanyang pagkakautang at dahil walang sapat na pambayad si Frank, kinuha na lamang nito ang engine ng kanyang bangka bilang collateral. Maya-maya lamang ay makikita si Frank na pumuslit sa loob ng opisina ni Nilo para makuha muli ang engine ng kanyang bangka. Ngunit umakyat si Lily sa opisina para hanapin si Nilo. Inakala ni Lily na ang kanyang kinakausap ay si Nilo, ngunit si Frank ito na nagpapanggap bilang si Nilo. Tinatangka ni Frank na kumbinsihin si Lily na siya na lamang ang isama sa kanilang paglalayag. Nang papayag na si Lily, ay biglang dumating ang kanyang kapatid kasama ang tunay na Nilo. At dahil dito, nag-walk out na lang si ate mong Lily. Ngunit biglang may isang jaguar ang umatake sa bar. Sa tulong ni Frank, napaalis niya ito gamit ang piece of meat na ibinato niya palabas ng bintana. Dahil dito, nakumbinsi si Lily na isama si Frank sa paglalayag nilang magkapatid. Bago maglayag ang grupo, si Frank ay nasa kanyang bangka upang ibalik ang engine. Makikita rin na ang jaguar na umatake sa bar ay kanya palang alaga. Habang ipinapasok na ang kanilang kagamitan sa bangka, hinuli si Lily ng bird poachers na binayaran ni Joachim. Gumawa si Lily ng paraan para siya ay makatakas. Nang mapansin ni Frank, pinuntahan siya at tinulungan makatakas sa mga humahabol.
At dahil hindi marunong lumungoy si Lily, pinahirapan pa nito ang sarili para makabalik sa bangka. Nang malaman ni Joaquim na ang grupo ay makakatakas na, umusbong ang sinasakyan niyang submarine at inatake ang grupo nila Lily. Tinira ni Joaquim ang torpedo patungo sa kanila. Buti na lamang nagawa ni Frank ng paraan para ito ay maiwasan. Matagumpay na ang nakatakas ang grupo nila mula kay Joaquim, habang ang ibang barko ni Nilo ay tuluyan ng pumailalim. Habang sila ay pumapalaot, nagbanding ang tatlo, pinakitaan din siya ni Lily ng makalumang video camera si Frank. Sa pagpapatuloy rin ng kanilang paglayag, nakakita sila ng mga mythical dolphin creatures. Maya-maya lamang ay biglang lumabas ang jaguar at napagtanto ng magkapatid na ito pala ay alaga ni Frank na nagngangalang Proxima. Ginamit pala nito si Proxima para kumbinsin sila na siya ang piliing isama sa kanilang paglalayag. At dahil dito, sumama ang loob ni Lily. Habang itong sila Joaquim and friends ay natagpuan ng isang underground cavern kung saan nakita nila ang labi ni Aguirre at ang kanyang mga tauhan na nakagapos sa mga ugat ng kagubatan. At para sila ay makawala, kinakailangan nila ng river water na kung saan ginawa ng paraan ni Joaquim. Kapalit nito ay ang pagtulong nila sa paghahanap ng Arrowhead. Tuluyan nang kumawala sila Aguirre mula sa pagkakagapos sa kanila ng kagubatan. Nagbabalik tayo sa trio na kung saan sila ay pasalubong sa malakas na agos ng tubig na papalapit sa isang waterfall. Ngunit, muli na namang nagawa ni Frank na umiwas sa peligro at mailigtas ang magkapatid. Nang sila ay dumaong, panandalian muna silang tumigil. Habang pumunta si Lily patungo sa quarters ni Frank sa bangka, nag-usap ang dalawang lalaki. Ibinunyag ni MacGregor na siya ay dinisown ng kanyang sariling pamilya dahil sa kanyang pagiging gay at ang kanyang kapatid lamang ang nanatili sa tabi nito. Si Lily naman nakikialam sa mga kagamitan ni Frank ay nakita ang mga napakaraming mapa at dahil dito kinompronan niya si Frank. Pinaratangan niya ito nung gustong hanapin ang mahiwagang puno para sa kanyang sarili. Ibinunyag ni Frank na siya rin ay tinangkang hanapin ang puno, ngunit hindi nagtagumpay. Maya-maya lamang, ang tatlo ay nakatulog nang tirahin sila ng darts. Sila ngayon ay nadakip ng mga native tribe. Si Frank ay nakikipag-usap gamit ng kanilang lengguahe. Sinabi nito na kapalit ng kanilang buhay ay kailangan ibigay nila ang Arrowhead. Ngunit kahit anong mangyari ay itinangging ibigay ito ni Lily at naglaban pa nga si ate. Biglang nagtawanan ng tribo dahil ang totoo ay kilala pala ni Frank ang tribo. Si Frank ay may pakana ng lahat. At dahil dito, sa patuloy na niyang panluloko, sinuntok siya ng magkapatid. Kinausap ni Lily ang tribe leader na si Trader Sam para alamin kung ano ang nakasulat sa Arrowhead. Nakasaad dito ang lokasyon ng maiwagang puno at ipinaliwanag na ang puno ay namumulaklak lamang tuwing Blood Moon. Nang bigla-biglang inatake ang tribo nila Aguirre and friends. Dahil sobrang tagal nakagapos sa kagubatan ay nagmukha na silang monsters na kayang kontrolin ang mga creatures tulad ng mga bubuyog at ang mga ahas. Muntikan nilang makuha ang Arrowhead, ngunit nakuha ito ni Frank, ngunit kapalit nito ay pagkakatuhog niya sa espada ni Aguirre. Ibinato niya ito kay Lily at habang nalaglag ito sa mataas na lugar. Kinabukasan, natagpuan ni Lily ang isang buhay na Frank at ang kanyang kapatid, at nagtataka kung bakit ito ay buhay pa rin. Ibinunyag ni Frank na siya ay 400 years old. At noon ay tinatawag siyang Francisco na kung saan siya ang cartographer ni Aguirre noon. Ikinwento niya na kasama siya sa paghahanap ni Aguirre ng Tears of the Moon para gamitin ito sa pagpapagaling ng karamdaman ng nakababatang kapatid. Nang dahil sa paglalayag, halos maubos na ang tauhan ni Aguirre. Natagpuan sila ng mga villagers at ginamit ang petals ng mahiwagang puno para gamutin ang sugat nila Frank at Aguirre. Ngunit si Aguirre ay naubusan ng pasensya
at hiningi sa tribe leader ang impormasyon kung saan matatagpuan ang mahiwagang puno. At dahil hindi binigay ang impormasyon, pinatay ni Aguirre ang tribe leader. Habang si Frank ay tinutulungan ng anak ng leader para itago ang arrowhead. Sa huling paghinga ng leader, nagsambit ito ng sumpa laban sa mga mananakop. Isinaad niya na kailanman hindi makakalabas sa kagubatan sila Aguirre and friends. Sa tuwing naghaharap si Aguirre at Frank, sila ay naglalaban. Si Frank ay nag-setup ng trap para sila Aguirre ay manatili sa bato sa matagal na panahon. Habang si Frank ang nagtayo ng kalapit na bayan at nakatagpo ng mga taong kanyang dinaig sa buhay. Kaya naman, hinanap niya ang arrowhead sapagkat gusto niya na mawala ang sumpa. Nagpatuloy si Frank at Lily sa paghahanap ng mahiwagang puno. Samantalang si MacGregor ay naiwan kasama ni Sam sapagkat siya ay sugatan. Sa kasamaang palad, sila ay nakita ni Joachim at ginamit si MacGregor bilang hostage at pinersa siyang tulungan sila sa paghahanap sa kanyang kapatid. Natagpuan na rin sa wakas ni Frank at Lily ang La Luna Rota, ang lugar na kung saan nandoon ang mahiwagang puno. Ngunit nakarating na si Joachim kasama si MacGregor. Pinapasok ni Joachim ang grupo sa passage at binasa ang mga scriptures. Nadiskubre nila Frank at Lily na ang arrowhead ay isang puso at sa loob nito ay isang jewel na susi para buhayin ang mahiwagang puno habang pasikat ang buwan. Tinangkang kunin ni Joachim and friends ang petals sa mahiwagang puno, ngunit sila ay hinadlangan ni Lily. Nang biglang dumating si Aguirre and friends at inatake si Joachim gamit ang mga ahas. Habang si Lily naman ay tinatangkang kumuha kahit ng isang petal bago pa man ito matulad sa ibang petals na nalalanta na. At matagumpay siyang nakakuha ng isa. Sa kabilang banda, si Aguirre at Frank ay nagkasagupa habang patungo ang bangka sa isang pader para harangan ang daloy ng ilog. Muling nagbabalik si Joachim para umatake, ngunit pinigilan siya ni MacGregor at itinumba sa isang pader na naging dahilan para mahulog ang pillar kay Joachim. Nang nag-crush na ang angkla sa wall at tumigil na ang daloy ng tubig mula sa ilog, tuluyan nang naging bilanggo muli ng kagubatan sila Aguirre and friends at kasama na rin si Frank. Dinala ni Lily ang petal kay Frank para muli itong buhayin at inakalang hindi ito gumana. Ngunit napansin ni Proxima na unti-unting gumuguho ang batong nakapalibot kay Frank. Siya ay nabuhay, ngunit nawala na rin ang kanyang immortality. Matatapos ang palabas sa pagbabalik ng trio sa London, na kung saan si MacGregor ay nakikitang pinapamukha sa Royal Society na tinatanggihan niya ang pagsali niya nito sa samahan. Habang si Lily, kasama si Frank at Proxima ay nililibot ang London, habang ito ay tinuruang magmaneho. At dito nagtatapos ang isa na namang movie recap. Salamat sa panonood at hanggang sa uulitin.